Si Alberto Frio. Isa po siyang retired US Navy. Siya po ay 69 years old. Nais niyang humingi ng tulong na makausap ang kanyang dating karelasyon. Baka sakaling maayos pa daw po ang kanilang relasyon. Malala ko. 69 si Sir, 29 si Ma'am. Nandito rin daw ata si Ma'am para maka-face to face ni Sir. Bakit naghiwalay ulit kayo, Sir? Anong dahilan? Dahil sa pangluloko niya at saka panlalalaki. Anong ebidensya naman po meron kayo, Sir? Buntis siya. Tsaka meron pa rin akong picture na inaamin ng lalaki na siya ang nakabuntis. Habang kayo po ongoing inyong relationship. Opo. Ilang taon na ho ba kayo magkarelasyon, Sir? Halos 4 na taon na. Kailan niyo po nalaman at inaamin niya na siya ay meron ibang lalaki at nabuntis? Hindi niya aaminin kahit huling-huli na sa akto. 3 beses ko nang nahuli, 3 beses ko nang pinatawad. Nagsasama ho ba kayo dito, Sir? Opo. Isang tirahan lang kayo? Opo. Ano po yung kanyang sinasabi kapag kinukumpranta niyo siya tungkol ho dito sa inyo pong mga bintang? Ayaw niyang aminin. Ma'am, magandang hapon. Mukhang artistahin si Madam. Kaya pala na-inlove tong si Sir. Salamat po, Madam, sa pagpunta. Ma'am, ito na po si Sir. Kaya po siya napunta rito dahil marami siya pong gustong malaman. Number one, kung pwede pa kayo magkabalikan, for the 4th time, patatawarin ka niya at magkabalikan lang kayo. Basta't aminin mo lang yung mga kasalanan mo at mag-sorry ka. Ayoko na po. Matagal na po talaga na ayoko na po sa kanya. Bakit po? Tinatakot lang po niya talaga ako, Sir. Totoo yun. Kung ayaw na sa'yo, dapat naman mag-okay na. Yun lang naman ang gusto ko. Hayaan mo na ako. Hayaan na rin kita. Yun lang. Huwag mo na akong siraan sa iba ng kung ano-ano. So, binabayaran mo pa yung mga kapatid ko. Dapat wag naman ganun. Gusto kong makipaghiwalay yung walang gulo. Yun lang po. Ayoko na talaga Ma'am, sa kanya, kailan sir. Po nag-umpisa na tinatakot ka niya, kanyo? Matagal na po noon, nung kami pa lang. Ayoko na ano po talaga sa kanya. Ano po to? Ay, noon po wala po talaga akong ebidensya na sa ngayon. Yung sabi niya ipapatay or what. Yung po dati. Pero wala bakit, akong ebidensya na anong po. Anong kasalanan meron kayo para siya po ay manakot sa inyo? Nagsama po kasi kami dati. Yes, ma'am. Wala pa po akong boyfriend din. Okay. So, tumutulong din po siya. Tulong meaning financially? Opo. Tumutulong din po siya. Eh, hindi naman pa ako nahingi sa kanya. Kusa siya kusa pong, nagbibigay. Opo, kusa niya pong binibigay at parang wala rin naman pong kapalit. Parang ganun pong inaano niya sa akin. Tapos nung sabi niya ihiwalay na nga daw po siya ng asawa niya. Yung pala hindi pa pala sila hiwalay ng asawa niya. Is it true, sir? Ay, ayoko hindi naman po. Anal? Hindi pa. Tama. Ayoko naman po talaga na, syempre ako po, pag nalaman ng asawa niya na hindi pa pala sila hiwalay, paano kung kasuhan po kaming dalawa? Oo nga naman. Kaya po, opo. Tapos, andito pa si Mrs., sir? Hindi, nasa Amerika. Hindi ko siya tinatakot. The only time na tinatakot ko siya, kung nahuhuli ko siya at nagsisinungaling. Okay. At ayaw niyang aminin kahit sino. So bakit talaga ayaw mo na sa kanya? Yun ang tinatanong ko. Ayaw ko na kanina po sa kanya kasi ayaw ko nga po kapag nagreklamo yung asawa niya, madadamay po ako. So saan po doon sa 3 years na sabi mo, ayaw ko na and kasi nung, malaman na miss kaya po nagkagan yung umuna pa lang po, wala pa po kaming 1 year. Yun po yun. Yung po yung kasi pananakot niya po sa bakit akin. Bakit mo pa kasi pinaabot ng 3 years? Kasi po, bumabalik po ako sa kanya. Gawa ng tinatakot nga po niya ako. Wala lang po akong ebidensya sa ngayon. Ang ibig sabihin, ma'am, kasi 3 years, sorry po, madam. Kailan niyo po nalaman na meron siyang asawa from day one, alam niyo? Nalaman ko po, pero ang from alam ko po talaga, hiwalay na po sila. Yun po yung alam ko po talaga. Kailan niyo po nalaman na hindi pa sila hiwalay? Nung after mag-1 year na po kami, nalaman ko po na hindi pa talaga sila paano hiwalay. Paano po nalaman na hindi sila hiwalay? May post po yung asawa po niya na nandito po yung post ng asawa niya. Kaya nung ano po, nag-desisyon ako, tapos pumunta po. So nung nalaman niyo po na hindi pa pala sila hiwalay ng kanya misis, opo, doon pa lang ho kayo nag-decide na ayoko na kasi natatakot kayo baka may skandalo. Opo. At doon na si Sir nagbabanta. Opo, nagbabanta na po siya na hihiwalayan ko na po siya kasi ayoko na nga po. Bakit pero nagbabanta po siya. Bakit kayo umiling-ling, sir? Anong... The only time na nag-aaway kami, pag nahuhuli ko yung mga lalaki niya, meron akong evidence siya. 2016, yung sinasabi niya, wala siyang boyfriend. Nasa akin ang record na may boyfriend na siya 2016. Kasama niya itong kapatid niya. Okay, sir, so hindi sa kinakampihan ko sila, sir. Hindi, in the first place, sir, you were not honest to her. Hindi niyo po sinabi yung totoong kwento na kayo po pala hindi pa hiwalay. Kasi ang pagkakala niya, hiwalay na kayo, kaya pumatol siya sa'yo. Then, nung malaman niya, 1 year later na, hindi pa pala hiwalay, kaya siya kumakalas. Sinungaling yan. Hindi totoo, sir? Hindi totoo. Bakit sinyo sabi?
Dahil alam niya na may asawa ko, sinabi ko na From day one, apat na anak ko. Ang sinabi niyo rin sa kanya na hindi ka pahiwalay. Sabi ko sa kanya, na hindi ka pa divorce. Medyo hiwalay kami, hindi divorce. Medyo hiwalay. Kasi ang ano namin, nasa bahay pa rin ako, yung bahay ko sa Amerika na natutulog. And your wife? Pag nandun. Nandun siya, pero sa itaas siya natutulog, sa ibaba ako. Sir, hindi hiwalay ang tawag nun. Kung isang bubong lang tinitirhan nyo ng inyong misis, hindi kayo hiwalay. Hiwalay lang po kayo sa tulugan. Pero isang bubong pa rin kayo, cohabitant pa rin kayong pareho, then it's not called hiwalay. Sir, alam na alam niya. Sinabi niyo sa kanya yon? Opo. Oh, ma'am, alam niyo pala. Hindi po totoo yan. Alam mo yan. Magsabi ka ng totoo dito. Tsaka ayoko na talaga makipagbalikan sa'yo. Alam mo yan. Okay. Ayoko na. Ayoko na po. Please. So, sir, ayaw na raw niya sa inyo itong si Ma'am Ronelyn. Ano pong reaction niyo, sir? Okay ako. Pero gusto kong singilin ng mga ibang binigay ko sa kanya dahil nakuha niya yon sa pandadaraya. Sir, ganito yung stand ko. Ano? Kasi kailangan maghinahina na rin po kami rito dahil napapansin ko, yes, marami mga pupunta rito from other countries, whether Pilam, Milahing Pinoy, totally foreigner. Yung bang matapos sila magsama, tapos kusa naman ang binibigay yung pera at ari-arian, magsama sila para mag-asawa, and then naging sour ang relationship later on, ipupunta sa amin para bawiin lahat ng mga naibigay. Hindi naman huwata-patas yun. The fact na kayo po'y nagsama, yung pong mga bagay na yun ay binigay nyo sa kanya ng kusa na hindi naman niya po hiningi. Yun nga lang, sa likod mo, nagluko siya. In this case, ang tawag po dito, sir, dahil nagsama kayo for 3 years, nag-cohabitate kayo, nag-lipin kayo na para mag-asawa, hindi mo basta-basta pwedeng bawiin 100%. Paghatian nyo na lang po yun. May labang ka sa korte. Ano ba yung naibigay mo kay ma'am? Halos mga 3 to 4 million pesos. Ano-ano po yun? Bumili ako ng lupa. Lupa nila sa Masbate. Pinagawa yung bahay nila. Pinatayo. Kaya nga, sir, yung sinasabi ko, yun, yung mga lupa, bahay, since kayo po yung nagsama for 3 years, parang husband and wife na, so hati po yung mangyayari dito. Papayag po ako. Kung gusto ni ma'am, hindi nadidaan sa korte para mas mabilis, pwede naman magpirmahan na lang sa barangay and then doon mapag-usapan na ibebenta yung ari-arian, tapos yung magkano po yung napagbentan, hati, or sasabihin ni madam na sige, magtatanong tayo sa appraiser kung magkano yung halaga ng property and then sabihin niya, meron akong dito kalahating halaga nito, ibibigay ko lang sa iyo. Ma'am, ano po yung option niyo? Ano po yung gusto niyo? Wala naman po siya. Ano po yung inano mo? Yung binili kong lupa? Ilan yung naibigay mo doon? At yung sa bahay? Sige nga, sabihin mo. At saka yung sinasabi, ano yung pa yung sinisingil mo sa akin? Kotse? May binigay ka sa akin? Yun yung inano mo wala, sa akin? Wala akong sinabi ng binigay na kotse. Ang sinabi ko, saan siya kumuha ng pera? Bumili ng kotse, binigay niya sa lalaki niya. Oh. May patuloy yun. Ka na may binigay wala na may inano kang kotse. Yun, wala nga akong kapera-pera. Meron siya nabiling kotse. Anong proof meron kayo siya na nakabili siya ng kotse at binigay sa lalaki? Wala akong proof, pero yung picture at saka yung anak ng lalaki at saka mayong pinsan ng girlfriend ng babae. Wala pong kotse. Wala po. Wala po siyang kotse. Yung kotse yun ng boyfriend niya. Yun ho'y inuhulugan nila ng... Well, buwan-buwan ng 14. Okay, matanong lang kita, ma'am. Hindi, sorry. Sa kanya. Kailangan ko tanungin lang to. Apo. Sorry din, sir, ha? Napaka-laki po ng inyong age difference. Ano nagustuhan mo kay sir? Minahal ko rin naman po siya nung una po. Dahil? Hindi po dahil sa pera niya. Kasi kung minahal ko po siya dahil sa pera niya, ay di sana po hanggang ngayon sa dinami-dami po ng sinasabi niya sa akin tulad po ng ganito nga. Inaanuhan niya, inoopera niya kung ano-ano. E di sana po, pumayag na po ako sa lahat ng inoopera niya sa akin. Kung talaga pong mukhang pera po ako. Eh hindi po eh, dahil po sa ugali niya, lahat po ng bigay niya, binabawi niya, halos po lahat. Ganun po siya kapag, lalo pa kapag nagagalit po siya. Mga magkano po sa tingin mo ang mga nagastos niya doon sa pagsasama niyo? Mo lang po. Umabot din siguro ng 500,000 or 1 million. Ganun kasi hindi po ako yung ano, hindi po ako hingi ng hingi sa kanya. Alam niya po yun. Ano pong trabaho niyo before, ma'am? Nag-ano po ako, dati po sa bigyan, nagbibinta po ako ng balot. Paano kayo nagkakilala ni sir? O na po, nagbinta po ako ng balot. Yes, may ma'am. Friend na nagkakilala yun po. Tapos nung nasa kay ate po ako, sa SM po ako nagtrabaho. Ah, okay. Pero dahil po dun sa nga, talagang working person kayo. Opo, hindi yung parang tambay-tambay lang. Sabi po niya sa akin, hindi ka mabubuhay kung wala ako. Sabi po niyan sa akin.
Hindi daw ako mabubuhay. Okay, sandali lang, sir. Mali yun. Marangal po yung trabaho niya. Balot vendor siya. So, nabuhay siya nang wala ka pa. Siya po yung nagtrabaho din sa SM. So, kung totoo yung sinabi mo na hindi siya mabubuhay nang wala ka, mali yun. Pero, on the other hand, hindi ko naman po nilalait ang inyong pong work. Nakabili ho kayo ng mga mahal na mga properties by the hundreds of thousands. I don't think, maliban na lang po kung you've been doing this for many, many years at nakapag-ipon kayo, I don't think po yung sweldo nyo bilang isang balot vendor makakapag-bili po, bahay, po ng house and lot. Yung po sa bahay, talaga pong may share po talaga siya doon. Okay. Gawa ng... Mabuti naman at inamin opo, mo. Pag nasa casino po kasi kami, pag nananalo rin po ako, syempre iniipon ko rin po yun. Ah, nagkakasino ka? Opo, nagkakasino po kami. Kayong dalawa? Opo, kaya po yun po. Syempre po, pag nananalo or ano, may naiipon po ako, yun din po yung dahilan kung ba't ko po na ipaano yung bahay. Pero kanino po yung kapital nung pera yung pinangkakasino mo? Kanino nang galing sa kanya pera? Po nang galing kasi siya naman po talagang nagbibigay. So, so, ganito yan, ma'am. Opo. Okay, lumalay tayo. Pero sige, ganito yung sitwasyon. Opo. Siya ang nagbigay sa iyo ng pera na pangkasino mo. Kasi kung yung uutangin mo yan sa financier para makapagkasino ka, kailangan mo babayaran sa financier yan at papatungan pa ng financier ng interest. In this case, binigyan kanya ng pera ng pangkasino at nanalo ka at sinarili mo, parang... Hindi tapos ngayon, isusumbat mo na, nakaipon ako at nakabili ako ng property, itsapwera ka rito, wrong mistake. Hindi because, ko naman po sinasabi. Because yung pera, kung saan nag-originate yun, ay sa kanya. Okay po. Kung ano po yung inaano niya doon sa bahay, sige po, kung ano po yung gusto niya, wala pong problema sa akin. Okay. Wala pong problema. So yun siguro, sir. Okay sa yun? Nahati kayo, sir? Walang problema pa sa akin. Kasi okay, sir, hindi mo pwedeng kunin in full. Inano niya na po daw ako sa police. Kasi bakit dadamputin po? Na lang daw po. Hindi po namin alam. Dadamputin na po ako ng police. Bakit ka dadamputin? Yung pinaano na po niya ako, pinablatter. Yung po yung hindi ka pwedeng damputin dahil lang sa blatter. Nandito na po, sinabi niya, tinetext niya sa mga blatter na po. Ma'am, explain ko sa inyo. Magpapablatter siya sa iyo, kung ano pa man yun, and then, kung nakikita ng police na karapat dapat isang pa yung kaso sa korte, ipapile ng police yun. And then you will get a subpoena, and then aakit yun sa judge kapag nakita ng fiscal number probable cause, may issue ang karangwarat, saka kahuliin ng police. Pero kung blatter lamang, hindi ka pwedeng huliin. Maliban na lamang, ma'am, kung meron kang ginawa sa kanya, isang krimen, at pasok pa po sa tinatawag na reglementary period, pwede kang damputin. Sabi niya po, nandito po sa mga ano niya, tinetext niya yung mga kapatid ko na inano niya po, pinablatter, gawa ng nagnakaw daw po ako sa kanya ng pera. Nandito po yung mga text niya. Eh, syempre, natatakot naman po ako. Baka mamaya hindi ko alam, dadamputin na pala ako ng police. Ma'am, walang dadampot sa iyo. I will give you my 100% assurance. Maliban na lang po, kung merong warrant of arrest against you, then hindi ko mapipigilan yon. Pero kung wala pong warrant, then ako mismo gigitna. Sasabihin ko sa mga police, get out of the way. So sa palagay mo ba, meron ka ng warrant? Siya pong nagsabi po. Kayo po ba yung nagdemanda na po sa kanya? Sinungaling na naman siya. Kahit basahin mo mga text, sir. Wala akong sinabi na may warrant. Ang sinabi ko lang, nag-file na ako, pumunta ako sa PNP at nag-file na ang kaso sa anti-cyber group. So yung pinail mo po na blatter sa PNP, yung po ba'y naiakit na sa piskalya? Hindi pa. Nasa akin pa dahil... Okay. So in this case, hindi pa siya pwedeng damputin ng mga polis dahil lamang doon? Wala naman kung sinasabi tatamputin siya ng polis. Ang sinabi ko lang, dadalhin ko itong letter sa San Fernando, La Union. Kasi San Fernando, La Union, sakop niya ang Ilocos Sur. Sila ang parang rural branch ng ACU. Tapos, sinabi ko sa text sa kanila, dadalhin ko doon, bibigyan ka ng tatlong summon. Pag hindi ka nag-show up sa pangatlong summon, magbibigay na sila ng warrant of arrest. Sila yung police? Opo. Or PNP. Hindi ko alam. Bro, I have to correct you. That's the wrong perception of a lot of people. And it has to be corrected right now, right here. Walang karapatan ang sino mang pulisya sa Pilipinas na magpadala ng 1-2-3 summon at sa pangatlong summon, hindi sumipot, dadamputin. There's no such thing. Sa PNP po, hindi po. At police, PNP tama? No. Oh. Ang pwede lang po mag-summon, mag-subpoena sa kanya ay yung korte. Pag hindi niya sinagot yung mga subpoena sa kanya ng piskalya, meaning ayaw niyang mabigay yung side niya, then yung piskalya po, maglalabas po ng resolusyon na sinasabi doon dahil lack of interest, probable cause. Dahil hindi nakuha yung side niya, iakit ngayon sa judge. At doon na siya mawaran. Okay? Maliwanag. Now, ma'am, alam niyo po na siya ay may asawa at hiwalay sila medyo isang bahay pa lang kanilang tinitirhan and then
the fact na siya ay nagbibigay sa inyo ng pera, tinatanggap niyo naman, kahit na granting yung po'y kusang loob, and then later on, nagbagong isip niyo at nandalaki ka, di ba panluloko yun? Di ba pang-scam yun? Niniwalayan ko na po siya bago ko nagkaroon ako ng in the first place, sana hindi mo tinanggap yung mga bigay niya. Kasi masama ugali niya, ayoko na sa lalaking to, eh, kasi may asawa pa siya, o kung ano pa man yung reason mo, sana sa umpisa pa lamang, nung una pa lang niya pagbigay ng mga pera at gamit sa iyo, hindi mo na tinatanggap. The fact na you keep accepting kahit na kusang loob niya binibigay, inipon-ipon mo hanggang sa nakaipon ka na at nag-enjoy ka ng pagkakasino sa kanya, pagbibigyan niya ng kapital at nakaipon ka. And then nung makaipon ka na, bigla mo lang siya bibitiwan, iiwan sa ere sapagkat meron ka ng iba, pandarambong po yun. Wala naman dahil, akong ipon dahil sa kanya. Dahil nabuntis na siya. Hindi po, wala naman po akong ipon sa kanya. Alam niya po. Hindi, yan. Ibig sabihin ma'am, naka-acquire ka na ng property, house and lot. Oh, sinilat ang liit ng bahay. Regardless, ma'am, regardless, naka-acquire ka na ng mga po, ano, dahil sa pera niya. And then, after that, magbibigay ka na ng kung ano ng reason, and then to the extent na talagang para ipakita sa kanya na ayaw mo na sa kanya, kayo po'y magkipagrelasyon sa iba, panduloko po yun. Siya po yung kusa nagpalayas po sa akin. Ba't mo siya pinalis, sir? Dahil alam ko, babalik na siya sa Lipa. Oh, di ba po? Dahil magkikita na sila ng... Eh, ba't mo pinalis? Mainit na yung ulo ko eh. Eh, mali ka rin, sir. Pinalis mo palit lang, alis to eh, dahil... Hindi pa alis na nga sila, naka-impake na sila. Sino? Siya, tsaka yung kapatid niya. Naka-impake na po sila. Kaya sabi ko, sige na, umalis na kayo. Lumayas na kayo. Naka-impake na po sila. Kaya naman pala ma'am, eh, naka-impake ka na, eh siyempre. Nag-impake lang alam, po ako gawa niya. Kumbaga, inunahan ka na niya, kaysa naman, eh, makikita niya paalis ka, ma-insulto siya, inunahan ka na niya. Kailan po kayo nag-break, sir? Matagal na po kami, sino September pong, sir? 17. September. Itong September lang? September 17. Ma'am, September. 18, nung 18. Okay. Regardless, kahit sabihin natin September 1 na lang, today is October. So, sabihin na natin 2 months ago na lang, isagat na natin October 30 na ngayon. September 1 to October 30, 2 months ago. Now, 6 months ka pregnant. So, salawahan ka. Meaning, habang kayo ay magkarelasyon ni sir, ikaw ay, sorry mama, nagpipiesta sa panlalaki. Yun ang sinasabi ni sir, yung kinakasama kasi niya. Kasi matagal ko na po talaga ayaw sa kanya. Regardless, ma'am, sana kung talagang ayaw mo na sa kanya, you could have walked out. Nobody can stop you. At yung sinasabi mo, tinatakot ka, hell, pumunta ka sa PNP, pakita mo yung mga text niya, arestuin siya. Alam kong hindi mo ginawa yon, alam kong hindi totoo yon, sapagkat nasasarapan ka, tanggap ng pera from him. Hindi po ako humingi sa kanya ng pera. Kaya nga, ma'am, alam mo na, ma'am, for the sake of argument na lang, na hindi ka humingi. Bigay siya ng bigay. Okay, sige, ganun na nga. O, hindi ka nagkumala sa kanya kasi hinihintay mo pa na magbigay pa siya ng magbigay, ng magbigay, ng magbigay, ng magbigay habang ikaw ay nakikipagpiesta dito sa lalaki mo. Mama, may kita mo, patas ako kanina, kinakampiyang kita. Now, nahanapan kita ng butas. So, therefore, meron valid reason si sir na para hingiin, bawiin yung mga naibigay niya. Opo, willing naman po ako. Yun nga lang, hindi 100% sir. No, hindi 100%. Alam ko 'yun. Sa katunayan, siguro mga naibigay ko na gastos ko lahat-lahat. Mga umaabot na rin ng mga 4 million or something. Sir, yung pong sa cash, mahirap pong patunayan yun. Maliban lang kung meron kang mga money transfer, receipt. Marami na po akong resibo. Pati yung mga padala ko doon sa pamilya niya, marami po akong resibo. Nagsisinungaling siya na hindi siya humihingi ng pera. Maling-mali siya. Siguro sir, unahin muna natin doon sa property. So yun, siguro ma'am, i-dispatch mo yung property na yon, ibenta mo, and then yung mapagbenta nun, hati kayo. Tapos paano po yung ano, ginamit niya po yung account ko, tapos yung paninira niya po. Sa FB niya. Ginamit ano niya po yung FB niya. Ma'am, ganito ang gawin natin, ano, nangyari yan, yung ginawa niyang paninira, dahil nataihan siya sa ulo. Kahit na siguro balik na natin mundo, ikaw ay tinaihan sa ulo, eh makakagawa ka nga ng mga hindi tama. Pero yung naging reactive lang kasi yung isang tao na naloko ng tao minahal niya na binuhusan niya ng pera. Although, mali yan, hindi ko kinukonsintihan, I'm just saying, in the court of law, that is bawal. At talagang hinding-hindi, no? Pwede. In the court of public opinion, which a lot of people are watching us and listening, nagawa niya yan, dahil nagloko ka. Kung hindi ka nagloko, hindi niya sana ginawa. At ang ibang netizen, I'm sorry ah, baka magsabi pa, good for you kung mga netizen pag-uusapan. Pero dapat hindi, sir. The only time na binubuksan ko yung Facebook niya dahil ibinigay na sa akin, pag nag-away kami, pag na-find out ko, nahuhuli ka sa mga lalaki. Tuwing nahuhuli mo. Mga tika mo na, mga bakit hindi itong nagbuti sa kanyang lalaki lang niya? Hindi. Marami? Meron pa. Ma'am, yun naman pala. See?
So, can you blame him na para mag-post ng ganon? At saka wala akong pinos na masama. Ano po sinabi niyo? Siguro, ang sinasabi niya, mayroon mga akong mga chat na nakaka-chat ko na ano. Pero sa post, sa Facebook, ang pinopost ko lang mga hugot at picture. Hugot, wala, lang. Hugot lines? Hugot lines. At saka po ano. Ano halimbawa, anong example ng hugot lines? Sige, sige po. Yung sige total po ng kabit. Ano mabaho ka pa sa parang ganun na patay na daga, mga ganun. Hugot ba tawag doon? Or something. Pero wala kang binabakit na pangalan. Ano po wala ngayon? Po akong maliban yun kasi sa kanya. Siya po yung nagtatype. Ang hugot po, sinishare lang, mga ganun. Hindi, pero yung sabihin, kung meron po siya sinasabing kabit, mabaho pa sa daga, basta't hindi niya binabanggit po yun yung pangalan, so what? Kahit saan pang korte ka pumunta, ma'am. Regardless, kahit na Facebook, YouTube, Friendster, ma'am, pagtatawanan ka lang. Kahit na isumbong mo yan sa mga kinaukulan, hindi ka papansinin. Yung mga picture namin na pinost ko po, puro likes, walang bad comment kahit isa. Siya lang ang nagbigay ng bad comment sa isa. At ang masakit, sinabi niya yung buong pangalan ko, buo trabaho ko at kung saan ako nakatira. Oh. Kaya yun ang nireklamo ko sa PNP. Mali yun, ma. In-expose mo siya. Ay, sa kailang, nanganganib ang buhay ng pamilya ko dahil doon. Sa Facebook ko, wala akong pangalan na tunay dahil sa dati kong trabaho. Federal police ako. Marami akong nahuhuli. Pag nasa Amerika ako, hindi ko pa sinasabayan yung anak ko. Nakabaril ako parati. Pinapauna ko sila o nasa hulin sila. Dahil pag nagkaroon ng ano, hindi sila damay, hindi nila alam na pamilya ko sila or something. Ah, so tinatago niyo po ang identity niyo? Opo. Kung saan, tapos ngayon, in-expose niya. Alam niya yon. Nasabi niyo sa kanya yon. Hindi ko po alam yun. Hindi ko, yun yung kung hindi ko po alam na inaano ko po yung... No, ma'am, sorry, ma'am. I think you're lying. Pati ba naman yung pinaka-address nyo, anong purpose mo? Kundi para siya po ay takutin, harasin. Ma'am, magka-relasyon kayo. Apa. Hindi mo ipopost sa social media yung full address niya, pangalan niya, and everything. Hindi po full address. Yung city lang ako kung saan ako nakatira. Hindi po ako, hindi ko po inano. Kasi nag-comment lang po ako. Sinabi ko po nga po yung totoo niyang pangalan doon sa comment na yun. Pero alam mo na siya dating federal police ng hindi US. Ko po alam na talagang po, alam ko pong police siya, pero hindi ko po alam na siya po ay nakalagay nga sa comment niya po, dati kang police, alam mo yung police, ginagawa mo, tapos sasabihin niya, pero hindi. Pero hindi ko po alam na ma-hire pa siya sa ano ng pinaka-police pala. Yun. Pero regardless, ma'am, kung siya po ay nalaman niyo palang police, ganun pala yung trabaho niya, na meron siya pinag-iingatan, sana hindi niyo na po in-expose yung pagkatao niya. So at siguro mistake ko rin po okay. Yun. Now, willing naman po sir si ma'am na magsole, tapos ibibenta po yung mga ari-arian na yun? At sana po, yung hiling ko lang po, kung matapos man dito po, kasi ayoko na po ng gulo. Wala na po, sana po ay hindi niya na po ako guguluhin. Ganun po yung gusto ko sana. Okay. Magkaayos sir, kas magpo-problema. Sir, unfortunately, hindi kasi kayo kasal. Kaya kahit na buntis siya ngayon, wala kang habol. Pero kung kasal sana kayo, pwede mo siyang kasuhan. You know that. You know the law. You're a policeman. Oh, right? No. Hindi ko pwede siyang kasuhan sa kasi buntis ayoko, niya. Yung asawa niya lang talagang, pwedeng ano, pumasok. Exactly. If she is married, then the husband has the right to file a case against her for being pregnant from another guy. Correct. Is she married? Yes, kasal siya at may tatlong anak. Ito po. Okay, ma'am, I'm just warning you. This is just for your information. Yes, kahit na sabihin natin matagal na kayo hiwalay, as long as hindi pa anal ng inyong kasal, apa. Later on, pag nagbagong isip ni lalaki, pwede kang makasuhan. Ma'am Ronaline, willing ho kayo na ibalik po yung kalahati ng halaga ng mga ari-arian? Yung bahay, wala pong problema po sa bahay kasi paano ko naman po, wala naman po, hindi naman po ako nakatira dun eh. Magkano bang halaga ng bahay sa palagay nyo? Siguro umabot siguro ng mga 500,000. Okay, bukod pa sa bahay, ano pa po yung ari-arian meron kayo? Wala na po yun. Kotse? Wala po. Alahas? Wala po. So, yung sinasabi ni Sir na 3 million? Kabibili ko lang siya ng alahas sa Thailand eh. Yung alahas gusto mo eh, ibalik ko na sa kanya. Yung ano lang po yun, wala pong problem. Ay, hindi ko po yata dala. Ipapadala ko na lang po yung ate. Paano naging 3 million, sir? Mayigit pa. Lahat. Yung mga patalo niya sa sugal, mga bigay niya sa mga kapatid niya, sa mga anak niya. Sir, sorry sir ah. Yung sa sugal, hindi mo pwedeng singilin na yon. Kasi ikaw naman nagkukonsinti. Alam mo naman pag sa sugal, 99%. Talo ka. Maliban na lang, sir, kung kayo po'y financier at pinahiram niya yung pera at ngayon natalo siya, pwede niyo pong bawihin. Pero kung hindi ganun, sir, eh. Katulad ng mga iba, humingi siya ng 25,000 yung biyena niya pambili ng motor panghatid sa mga anak nila.
Ah, motor. Pwede bawiin yun. Binigyan ko siya ng 25,000. Hmm. Pumunta kami sa casino, pinatalo niya sa casino. At alam mo yun, gawa ng hinira mo pa sa akin. Ngayon, hindi ako naniniwala dahil palagay ko tinatago niya. Oo, diba po? Hindi po. Alam niya po yun. Sabihin mo, alam mo yun, hinira mo pa nga yung 28,000. Pambili niya ng cellphone sa mga anak niya. Binigyan ko siya, 28,000. Pwede po yun sa casino. Magkano po yung mga na hingi mo sa kanya? Kasi ito pala, meron ng hingian. Akala ko kanina, eh, puro kusang bigay. So, humingi ka halimbawa para sa mga pambilan motor, para sa cellphone ng anak mo, sa parents mo. Humingi. Siya po kusang nagbigay po. Pati hindi yung po umiram din ng mother niya pang negosyo, binigyan ko ng 30 min. Siya po, hindi po ako. Kung may usap sila doon, sila na lang po. Yung hindi po niya sa akin lahat, i-ano niya po. Pero kasi siya nakikiusap po lahat. Nakikiusap, hindi po. Ikaw ang pinakausap nila. Dahil alam mo yun, na hindi ako nahingi sa'yo. Pero ma'am, you should have the decency to tell your mom, hey, ano ba kayo? Ba't kayo manghingi ng pera dito? Baka mamaya kung ano isipin sa atin. Ma'am, regardless. Ma'am, sorry ah. Kasi kung talagang gusto mong maging malinis yung kanyang perception sa family mo, kapag nalaman mo na humingi yung kamag-anak mo, ikaw na mismo magsabi sa mga kamag-anak, huwag kayong humingi dyan, nakakahiya. Eh, pero the fact na nanahimik ka lang at tuloy-tuloy pagbibigay sa mga kamag-anak, pag kinukonsinti mo, ibig sabihin, nandun yung plano na pinagkakaisahan nyo ng pamilya mo na pera-perahan talaga siya. Hindi po. Ganito po kasi, sir. Yung mama ko pong nakipag-usap sa kanya, ako po yung umaayaw talaga. Alam mo yon, ako yung umaayaw. Sabi ko sa kanya po, huwag nyo silang bigyan. Siya po musmong kusang bumibigay, sir. Honest po, siya po yung kusang bumibigay, hindi ako. Pakasinungaling mo. Mas sinungaling ka. Ikaw yung kusang nagbibigay sa kanila, hindi ganyan ha. Lahat na lang inaano mo sa akin. Hindi mo ba sinasabi kay mama na mama, huwag mong tangkapin yan? Sinasabi ko po sa kanila. Pero meron akong mga messenger na kopya. Alam niyo kung bakit? Kasi sisingilin din niya yan. Sabi ko kasi lahat ng bibigay niyan, babawiin yan kasi ganyan yan. Ganun po. Kaya nga. So dapat ma'am, sinabi mo, nay, huwag niyong tangkapin yan. Wala naman siya magawa kahit na pilit niya ibibigay yung pera kung ayaw naman ng nanay mo. Di. Pinapadala po niya kaagad. Siya po mismo nagpapadala. Paano nalaman niya ang account number ng nanay mo kung hindi namin mo siya nagbigay? Sa kanila niya po. Sa kanya po tinetext. Sa kanya po inaano siya pong nakikipag-usap. Kaya nga, so kung talagang ayaw ng nanay mo, di hindi niya ibibigay yung account number niya. Ayun yung po, hindi ko na alam sa kanila. Hindi, kaya nga ma'am, di ba? Kung talagang totoo, sinasabihin mo yung mga kamag-anak mo na huwag na kayong tumanggap ng pera dito dahil ako ang mapapahiya. Sana, hindi na binigay ng nanay mo o mga kamag-anak mo yung mga account number nila dito nang sa gayon, hindi na siya makapagpadala ng pera sa kanila, tama? So may problema yung mga kamag-anak mo. So maaring hindi nga ikaw siguro ang gusto mahutot dito, then your relatives is taking advantage of him. Nag-guess niyo po? Okay. Isang beses, isang rason kung bakit pinaalis ko na sila na nung 17 na, sige umalis na kayo. Dahil ibinigay niya ito sa akin. Ibinalik na niya yung ATM card ko. Hawak niya ito ng almost 3 taon. Lahat ng pera ang bigay ko nandito, siya nag-withdraw lahat ng pera dito. Kung kwentahin mo lahat ng nakalagay dito, hindi ko alam kung magkano. Ubus na, wala nang laman? Wala nang laman, tinanggal ko na. Hindi mo naman tagalaga nilalamanan yan. Nilalamanan mo lang yan pag maibibigay ka nung papaano ako ng tayo ng bahay. Kasi ayaw mo ipadala sa account ko kasi alam mo din sa account mo. Dahil ginagamit mo sa lalaki hindi, mo. Hindi ko ginagamit sa lalaki. Alam mo yan, hindi mo nilalamanan yan. Wala talagang nilalamanan. Now, ito bang BDO ATM mo? Ito ba yung ninakaw niya sa'yo o kusa mong binigay sa kanya? Kusa kong binigay. Okay. So sir, wala siyang kasalanan kung sisimutin man niya, mariba na lang kung meron kayong kasulatan na, oy, ito lang pwede mong i-withdraw dyan. Pero kung binigay mo sa kanya, meaning you gave her carte blanche, na parang you gave her a blank check. Bahala na siya kung ano yung sulat niya doon. Ikaw nagbigay sa kanya, sinimut niya, then ikaw may problema. Di ba, sir? Ba't mo kasi binigay? Ang ATM dapat, hindi binibigay yan kasi yung password dito, ikaw lang dapat ang nakakalam. Ang patakaran po sa mga ATM, kailangan ang password, tanging ikaw lang. So by sharing your password to her, meaning, binibigyan mo siya ng karapatan na mag-widow ng mag-widow, one to sawa. Maliban na lang again, for the second time, kung sinabi mo, ito, magkasulatan tayo, ha? Ito lang pwede mo withdrawin every week o every month o every day. Kusang binigay ko talaga to sa kanya. Oh, at tapos saka, sinabi mo yung password. Oo, oh, kusang binigay ko lahat. Oh. At saka hindi ko naman inaano na hindi siya pwedeng mag-withdraw. Naglalagay ko ng pera, i-withdraw niya. So ang mali nga lang talaga dito sa nakikita ko, yung bang parang
talagang pinirahan ka ng pinirahan, nung wala na mapera siguro, nang nasimot na yung pera mo dyan, saka siya tumalikod at nanlaki. Kung baka meron talagang panluloko, tama po yung sinasabi nyo. Hindi, sabay yung lalaki niya. Sabay ako at saka yung lalaki niya. Hindi yung isa-isa. Ah, pinagsabay? Oo, sabay. Lahat-lahat na lang, inaano mo kasinungalinan. Tingnan mo nga. Ayoko na nga sa'yo, okay na, di ba? Okay na, ayoko na nga sa'yo. Pwede ba, wag mo nang ano, kung ano-ano man yung mga sinasabi mo pa sa akin. So, nakapag-agree po kayo na doon na lang ho pag-usapan sa barangay kasi willing naman siya magbalik ng mga bagay na dapat ibalik tulad nung bahay at lupa. Tama? At ano pa ba na pag-usapan niya ibabalik? Yun lang naman po yung alin ko eh. At kung may cash man po, siguro makakapagbayad ako ng mga siguro mga 30,000 lang kasi wala naman po ang pera. Pero mahulug-hulugan ko po kasi wala pa naman po akong trabaho sa ngayon. Wala pa po talaga. Doon na siguro sir tayo mag-usap sa barangay. Doon po sa cash na may ibabalik. Yung alahas, sabi mo, ibabalik mo. Yung pong sa Thailand, ibabalik ko po. Dali nyo na po pag din sa barangay, barangayan. Pero yung pong sa property, ano bang balak mo doon? Ibebenta muna tapos paghatian nyo na pagbentan? O meron ka ng pera, ipapa-appraise natin magkano yung halaga ng property and then i-advance mo na kay sir yung kalahati niya. Kasi wala naman po kung ano eh. Nasa probinsya po kasi yun. So maghanap pa po siguro ng buyer dun. Kasi nandun po sila mama din po yung nakatera. Sige, so ipabibenta nyo muna. Yun, lalagay sa kasulatan sir. So ano sir, ganoon muna? Okay. Sa akin lang, kulang yung 30,000. Okay. Kulang na kulang. Ang dami kong patunay. Kung hindi po sapat yung 30,000 sa palagay ninyo at hindi ho ka mag-agree sa ganong amount na in-offer niya, magpa-file na lang tayo ng case in court. Thank you. Yun na lang po talaga. Thank you. And then let's see kung ano po maging decision sa korte. Thank you. So ayaw mo nang kunin na yung offer niya half doon sa property, ikukorte mo na lang. O kunin mo yung sa property na offer niya na half and then yung sa cash na sabi mo 3 million or 4, magkano lang? Kahit 1 million lang, ayos na. Okay. Yun, sa 1 million, sa korte mo na lang kunin. Okay. Kasi sabi niya, wala. Okay. Okay. So, dun sa property, ibibenta mo, tapos kunin niya kalahati. Tapos dun sa 1 million na hiningi niya, ikukorte na lang niya. Bahala po siya kung ano po yung inano, kung ano po yung ikukorte niya na sinasabi po niya sa akin. Kasi wala naman po talaga kung may ano pa sa ngayon. Okay. Although willing ka kailang wala ka naman pera. Wala po talaga. Sige sir, basta stop na ho muna sa social media. Both of you, stop kay sir, stop kay ma'am. And then, kukorte ka na lang sir doon sa 1 million na gusto mong kolektahin. Kasi sinasabi niya wala talaga siya, wala tayong magawa. And then doon sa property, ibibenta. Pag nabenta, paghatian. Okay.